Ipipanjong labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanghol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw po sa inyong lahat. Muli na dito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programa, Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Para po sa ating pagsisimula, bago po tayo pala magsimula dito sa ating programa, batiin muna natin Luzon, Visaya, Mindanao na patuloy na sumusuporta at nakikisa dito sa ating programa, Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa mga kapatid natin na sa abroad na patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po. At syempre bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakay ngayon at pag-uusapan, mayroon po tayong matinding usapin ngayon patungkol po dito kay Arnie Tevez maging kay Kurt Tevez. Bago po ang lahat, bago natin pag-usapan ang tungkol sa dalawang tolongges na ito na mag-ama na abusado dyan sa Negros Oriental, ating munang pasalamatan ang ating mga sponsor. Tayo ay dumako muna sa ating commercial break. Mang Inasal, sa sobrang sarap siguradong hanap-hanapin mo, kaya punta na sa lahat ng Mang Inasal franchise. At syempre pinasasalamatan din dato ng Magic Sarap anaman ang iyong lulutuin. Kung may Magic Sarap, siguradong namnam mo ang sarap basta't may Magic Sarap. Kaya din naman pinasasalamatan din natin ng Andox. Noon hanggang ngayon, Andox manok ay laging bago sa sarap, talagang panalo. Syuktong, ang inumin ng masa, mura na, masarap pa, papapesta at sa anumang okasyon, pag may syuktong, lahat ay masaya. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal kong kapatid, nagpapasalamat nga pala ako sa ating mga kapatid dyan sa Negros Oriental na patuloy na nagtitiwala at dubos na nakikiisa pa rin dito sa ating programa, ang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Sa araw nito mga minamahal kong kapatid, medyo napakasensitibo po ng ating mapapakinggan at nakakaawa po talaga itong ating mapapakinggan, ano, dahil ito po ay isang salaysay ng kapatid, no, ng isang babae na talagang binaboy, binastos, ginulpi nitong mag-ama na nandiyan ngayon sa Negros Oriental, walang iba kundi ang mag-amang congressman Arnie Tevez at dating board member Kurt Tevez. So ilang araw na po na pinag-isipan ko ito kung ilalabas ko ba o hindi, pero dahil po sa kagustuhan na rin ng pamilya nitong ating kapatid na talagang gustong humingi ng hustisya, pumayag na po ako na ilabas dito sa ating programa itong tungkol sa kanyang kapatid na nabaliw dahil nga sa sobrang trauma sa grabe ng natanggap na panggugulpi, pananakot itong na mula dito sa mga abusadong tao na si Arnie Tevez at si Kurt Tevez. So pakinggan po natin yung testimonya nitong kapatid, no, ng biktima nitong mga Tevez. Hello, Josephine? Sir, hello sir. Hello, pakiayos nga yung audio natin. Tsaka yung ano, i-flash, paki-flash sa ano natin. Sa screen natin yung... Kasi yung buntag sir, pasensya na po ngayon lang ako nakatawag kasi po busy
pa ako sa work. Sino to? Sino tong kausap ko? Si Josephine po ito. Taga saan ka, Josephine? Sa totoo lang po, lumad po kami ng taga Bayawan City, Negros Oriental. Pero pansamantala po, dito muna ako po kami naniniraan sa Cavite City. So, kung taga Bayawan kayo, anong dahilan ba't napunta kayo dyan sa Cavite? Sa totoo lang po, kung hindi dahil sa mag-amang Tevez, hindi po kami makakarating dito sa Manila. Saan ba kayo dyan sa Cavite? Kasi maluwag ang Cavite. Sa Tansa po. Ah, okay, okay. Kasi hindi ko natatanong kung saan kayo dyan sa Tansa, no? Pero sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon, lalo na yung ate mo, ano? Maraming salamat sa pagtawag mo, Josephine, ano? Salamat din po, Sir Ebi. Okay, Josephine, pagpapatuloy natin, ano? Sabi mo, pumunta kayo dyan dahil sa kakagawan ng mag-amang Tevez at Kurt Tevez. At sabi mo nga, grabe yung ginawa sa ate mo. Totoo ba na grabe talaga? Grabe po yung kayo pa na ginawa ng mag-ama na yan. Hanggat nabubuhay yung mag-ama na yan, hindi namin malilimutan ang lahat ng kayo pa na ginawa nila sa ate ko. Okay, Josephine, para maintindihan ko, ano, kung anong kahayupan ba ang ginawa ng mga Tevez sa atin mo, pwede bang ikwento sa amin yung kabuuhan ng mga pangyayari para na rin maliwanagan ang lahat kung ano, paano nagsimula at gaano ba kasalpahe itong mag-ama. Ganito po kasi yun, sir. Minin ko po sa iyo kahit nakakayaman po, ang trabaho po ng ate ko ay GRO. Okay, saan siya nagtatrabaho ng ano ganong klaseng trabaho? Nagamagiti City po. Ganun. Ilan taon na ba ate mo? 27 na po ate ko kayo. Okay, Jessica, bago mo simulan yung mga testimonya mo, no? Tanong ko lang, hindi ba nag-aaral yung ate mo at bakit napasok siya sa ganong klaseng trabaho? Dahil po sa hirap ng buhay namin, gustuin man niya po na mag-aral para makatapos, mas pinili niya po magtrabaho sa ganun para makatulong sa amin. Okay, ilang taon siya, 27 nga pala siya napasok yan. Anong taon siya nag-umpisa na magtrabaho bilang GRO? Kung hindi po ako nagkakamali, 17 o 18 po siya noon. Okay, sige nga, papakinggan namin kung ano ba yung talagang pangyayari doon sa ate mo at bakit ganun na lang ang galit nyo sa mga Tevez. Ganito po yan, Sir AP. Noong 17 pa lang, alam na namin na customer ng ate ko si Annie Tevez kasi kinikwento niya sa akin at sa nanay ko. So, ibig sabihin, pumupunta si Tevez sa bar kung saan nagtatrabaho yung ate mo, ganun ba? Hindi po, kinukuha lang daw po siya ng bodyguard ni Ernie Tevez kung saan siyang bar nagtatrabaho. Tsaka hinahatid kung saan nandun si Ernie Tevez. Okay, Josephine, kailan ba nagsimula yung kalupitan na dinanas ng yung kapatid dyan sa mag-amang RD Tevez at Kurt Tevez? November 5 po, 2018, sabi po ng ate ko, bago po siya tuluyang nabaliw, kinuha po siya ng bodyguard ni Tevez sa pinagtatrabuhan niyang bar sa Tumaguete City. Bantang alas 9 po yun ng gabi. Okay. Ibig sabihin, kilala niya lahat ng bodyguard ni RD Tevez kasi sumasama siya agad eh. Siyempre, dahil kilala na daw niya lahat ng bodyguard ni RD Tevez, sumama naman daw siya agad. Okay, so kinuha siya ng bodyguard ni Ernie Tevez. So anong sunod na nangyari pagdating dun sa bahay ni Ernie Tevez? Nabubulutol ako basta ito si Ernie Tevez yung pinag-uusapan eh. Dating po daw nila sa lugar na pinagdalan sa kanya, wala daw doon si Ernie Tevez. Si Kurt Tevez lang daw ang nandoon. Uy, so anong sunod nangyari? Akala ko ba si Ernie Tevez yung nagpakuha? Bakit si Kurt ang nandoon? Pakikwento nga yung tuloy mo yung kwento, kapatid. Pagbaba niya daw po ng sasakyan, bigla po daw siyang pinapasok ni Kurt Tevez sa loob ng bahay. Naiwan na po yung bodyguard sa labas. Pumasok na po daw siya, tinanong po ng ate ko kay Kurt Tevez kung nasaan ang daddy niya. Tapos sabi po ni Kurt na siya talaga daw po yung nagpakuha sa ate ko. Uy, parang may naaamoy ako ah.
Sige kapatid, ikwento mo pa yung sunod na pangyayari. Natakot po ang ate ko, kaya agad po siyang lumabas. Pero agad din po siyang pinigilan ni Cortez at persahang inila sa room. At doon na po ginawa ni Cortez ang lahat ng pagbaba po niya sa ate. Sabi po ng ate ko, halatang halata daw na sa pinagbabawal na gamot si Kurt ng mga panahon na yun. Dahil sa mga kinikilos at pinapakita. Wala pong nagawa ang ate ko, kundi umiyak at magmakaawa. Pinipilit po ni Kurt na kainin ng ate ko ang ari niya. Dahil daw po ayaw ng ate ko, kinuha po ni Kurt ang baril niya tapos ipinanganga ang ate ko at ipinasok ang baril sa bunganga ng ate ko. Napakahayop niya talaga. Nang nagsawa na po si Kurt, pinalabas niya ang ate ko sa room dahil matutulog na daw po siya dahil lukot siya. Nang palabas na po sana ang ate ko sa bahay na pinagdalan sa kanya, bigla po may dumating na mga sasakyan. Okay, sino yung dumating na mga sasakyan? Narinig daw po niya sa bodyguard na ang dumating ay si Ernest. Pagbaba po daw ni Ate Davis ang sasakyan. Nilapitan siya agad nito at pinagsasampal. Hindi pa daw nakontento, pinagsisipa pa siya at sinabihan pa ang ate ko na papatay. Muti na lang daw toto ang pagmamakaawa niya kay Ate Davis kaya siya nakauwi. Akala daw niya katapusan niya na. Okay, nung nakauwi na yung ate mo, hindi niyo ba sinubukan na lumapit sa police station o lumapit sa mga pulis diyan sa Bayawan City, 'di ba? Taga Bayawan City kayo. Sinubukan po namin lumapit sa mga pulis sa Bayawan, pero walang nangyari. Lahat takot ko sa mga pulis kahit pulis. So, anong ginawa niyo? Anong sunod na nangyari dahil nga walang ginawa yung mga pulis diyan? Dahil sabi mo nga natatakot yung mga pulis diyan sa Bayawan City. Ano yung sunod na hakbang na ginawa ninyo? Pinagbantaan po kasi ang tatay po ng mga tao ni Davis na papatayin kami na at pagtinuloy namin ang pag-aamon. Kaya wala po kami nagawa kundi umalis na lang. Talagang napakahayop talaga ng mga Tevez, ano? Talagang wala akong bang masabi, talagang hayop. Talaga po, Sir Henry, napakahayop po talaga ng mga yan. Grabe po yung trauma na tinanas ng ate ko sa mag-amang yan, kaya po nabaliw ang ate ko. Alam ko po, marami pang mga babae ang inaabuso ng mag-amang yan. Natatakot lang po magsalita. Okay, Josephine, maraming salamat. Alam ko na hindi maganda yung napagdaanan ng kapatid mo o ninyo sa kamay ng mga Tevez, ano. Pero ganun pa man, dasal ko na sana'y maging maganda yung buhay niyo dyan sa lugar ng Cavite, no? Salamat nga pala sa yung pagtitiwala dito sa ating programa. Salamat. Maraming salamat din po, Sir Henry. Mabuhay po kayo. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil nalulungkot ako, dahil naawa ako. Kalunos-lunos yung sinapit ng ating kababayan sa kamay nitong walang puso ng mga tao na katulad nitong mag-amang Arne Tevez at Kurt Tevez. Grabe na yung nararamdaman ko ngayon habang kinikwento ng ating kababayan yung kalupitan. Biro niyo mga minamahal kong kapatid, na baliw yung isa nating kababayan na sinikap nga niyang magtrabaho kahit na alam niyang masama yung pinasukan niyang lugar, lalo pang napasama ng mga Tevez ay pumasok sa kanyang buhay. Ngayon po, tulad po na sinabi ng kanyang kapatid, na baliw po yung kanyang ate dahil sa trauma na dinanas. Hindi po sila nakapagreklamo ng mga panahon na yun. Wala silang nahingin ng tulong dahil mismo yun dapat nahingian ng tulong, takot sa mga Tevez. Kaya mga minamahal kong kapatid, ipanalangin po natin na sana magwakas ang kasamaan ng mga Tevez dyan sa Negros Oriental. Nanginginig po ang mga kalamnan sa aking napakinggan at talagang hindi ko alam yung kaya sana naintindihan nyo mga minamahal ko kapatid ako yun. Parang na-high blood ako sa narinig ko ng mga kwento.
pinakain pa yung pinipilit ni Kurt Tevez na pakain yung kanyang ari. Pero dahil sa ayaw kainin ng ating kapatid, kumuha ng baril at yun ang nilagay sa bunganga ng ating kapatid, no? Pagkatapos pagsawaan, pinalayas doon sa loob ng kwarto. Tapos paglabas, nakatikim pa ng suntok, sipa at saka sampal doon sa tatay. Pinagbantaan pa dahil walang kakayanan, walang abogado, walang pera. Imbis na si Kurt Tevez at si RD Tevez ang magtago dahil sila ang may sila ang gumawa ng kasalanan, baliktad po ang nangyari. Yung ating mga kapatid na dukha, nahirap na hirap na sa buhay, siya pa yung umalis dahil sa takot, dahil nga sa banta ng mga bodyguard nito di Tevez. Kaya mga kababayan, patuloy po tayong tututok dito sa ating programa laban sa mga Tevez. Sa mga kapatid po natin na mayroon pang mga sumbong laban sa mga Tevez, bukas po ang ating programa para pakinggan ang inyong mga kwento tungkol sa mga karanasan ninyo sa mga Tevez. Bukas po ang ating programa upang kayo'y pakinggan, upang atin pong maisigaw at masabi dito ang inyong mga damdamin. Ganun pa man, maraming salamat po sa mga kapatid natin na patuloy pa rin na nagtitiwala dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. Muli po sinasabi ng lingkod, Epifanio Labrador, mabuhay ang ating ng bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.